Natanggap na ng 2 sa 5 dating rebelde na nagbalik sa gobyerno ang cheque bilang pabuya sa kanilang pagbalik loob sa gobyerno na ginanap sa Villa del Rey, Pili, Camarines Sur. Pinangunahan ni na Melody Relucio, Provincial Director ng DILG Camarines Sur, Police Colonel Roderico Roy Jr., Provincial Director ng Camarines Sur Police Provincial Office, at ni Lieutenant Colonel Emerson Sumilang, Battalion Commander ng 9th Infantry Sandigan Battalion na nakabase sa Ragay, Camarines Sur, ang nasabing awarding sa 2 dating rebelde. Ayon kay Francia Abaldonado, Provincial Focal Person on Enhanced Comprehensive Local Integration o ICLIP, na ang pera na natanggap ng 2 rebelde ay para sa pangkabuhayan program, financial assistance at bayad sa kanilang armas na isinuko. Ang 3 kasama nila ay kasalukuyan pang binavalidate ang mga papeles nito upang tuluyan ang makatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Sa ngayon po, meron tayong 5 FRs na may kumpletong documents. Kasi pag sinabi po nating FR, enrolled sila sa ICLIP. Hindi po natin pwedeng makonsider na FR sila unless na hindi pa sila enrolled. Dapat enrolled na sila. So ang unang gagawin, kung halimbawa nag-surrender yung NPA doon sa isang tao or sa receiving unit, ipapaalam po sa Provincial Social Welfare and Development Officer. So bali ang key actor dito ang PLGU. Bukas pa rin umano sila sa pagtanggap na magustong bumaba at isuko ang sarili at kanilang armas. So hindi po tayo pwede magsabing sarado na. Kailangan lang po nating buksan yung ating puso para sa ating mga kababayan. Samantala, sinabi naman ni Lieutenant Colonel Emerson Sumilang na sa kanilang isinalang-alang ang seguridad ng 2 dating rebelde. Sa ngayon po, meron naman po tayong ibinibigay po ng mga seguridad, no? Kaya nga po sa ngayon, medyo habang on the process po sila ng ating, habang ina-undergo po natin sila sa proseso para sa ICLIP, marami po tayong prosesong ibinibigay sa kanila, yung de-radicalization po, yung pong pagpasok po nila sa ano. Ang problema lang po kasi natin sa ngayon, wala pa po tayong halfway house na tinatawag, no? Ikumpara po sa ibang lalawigan, katulad po halimbawa ng Sosogon po yata, meron na po sila. Ang Camarines Norte po, magkakaroon na rin po. Dito po sa Camsur, sa ngayon po, wala pa po kasi tayong halfway house na tinatawag. Kung saan po inilalagay natin yung mga, ano po, no, mga former rebels po natin. Pero ganun pa man, may susigurado naman na po namin na habang nagpa-process po sila, safe naman po sila at binabantayan din po natin. Pinanindigan din nito na totoong mga rebelde ang mga sumuk at hindi gawa-gawa lamang o hindi totoong dating rebelde. Kailangan lang umanong itago o takpan ang mga mukha nito para na rin sa kanilang seguridad. May papangako ko po, no, na sila po talaga ay mga rebelde po, no. Kaya nga po natin sila, ano, kasi nga po sa validation po natin, meron po tayong tinatawag, kung makikita po ninyo, meron po tinatawag na JAPIC, no, clearance. Yung JAPIC clearance po doon, yun po yung magbabalidate po sa mga bababa na ito ay sigurado po silang mga rebelde. Patuloy din umano sila sa mga programa sa pangkabataan upang ipaalam ang tunay na sitwasyon at hindi rin umano ito militarization gaya ng sinasabi sa kanila ng makakaliwang grupo. Yes sir, regarding po doon, no, pagdating po sa, ano, meron po nga tayong sa 1st District na kinakandak po na tawag natin dito na CSP rin po. Pero ibang klase naman po ito, hindi naman po siya sa mga armado, no. Ito po isa para naman po mailayo po natin yung mga kabataan, kababaihan at kung ano pang ibang sektor ng society natin na mailayo sila sa impluwensya naman po ng kalaban po, no. So inaano nga po namin na kaya po tayo nagkakaroon po ng mga information awareness, kaya po tayo merong ugnayan sa barangay, meron po tayong ugnayan sa paaralan. Mula dito sa bayan ng Pili, Camarines Sur, Tere Eraula, BHTV News, Philippines.